Cenya gusto raw itulong ilalim, gustong hindi naabutan. Ah, cenya mga kadidit at nabilis na tumakbo. At tulong na yung dalawa. Parehin na kaya laman ng kahong yan. Watanabe. Watanabe. Bakit yung isa ano? Ano yung isang ito? Alay. Ito. Ay, hindi, ano ano ito? Ah, galing Canada. Ano, Canada. Oo nga, parang karnibal. Karnibal. Bababa muna kami. Oh, sige, sunod na lang kay Brea. Sunod ako. Oh, sige, love you. Love you too. Good morning mga kadidit, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. At ngayong umaga, pupunta kami na parang kautol ng Tagaytay kasama si Paro Richard dahil magre-ring ako na akong lisensya. Kaya mga kadidit, maaari ako, let's go. So yan po mga kadidit, kami po iuwi na ng Matepok. Yan sa atin ang harvest na ng ano, malunggay. Kahit sardinas lang yan, tsaka papaya, masarap na. At yan nga mga kadidit, kasama ko para si Paring Kautol. At pupunta kami ng baba para mag-upload. Opo. Para may mapanood naman ng kayong mga viewers namin. Opo. So yun po mga kadidit, abangan po ninyo mamaya ang pangunguhan namin ng labong. Yan, panoorin nyo po sa dito po siyempre sa YouTube channel ni Kadidit TV. Wow. Great. Tinatatakutan ko na naman. Huwag yan. Huwag ka matakot. Mabait yan. Yan. Nakakatakot ka. May ilan daan na kaya natin dito? Ha? Pinapauli-uli na. Yan po mga kadede. Kami. Pahon na naman. Thank you Lord. At bukas ay babalik na naman. Itang. Paano kayo bukas? Bukas ganun pa rin. Sasama rin ako sa ano? Oo, sama ka. Alam mo naman. Alam niyo mga kadidit, sabi ni Paring Kautol, hindi raw niyo ako sasamahan. Paano pag isaling bawa na wala ako doon? Wala akong kasama. Iyak-iyak ako. Kaya pag si kasama ko, pares kami na wala. Masaya pa rin kami. Loko. Nagtatanong mo kami, paano ba umuwi? So, yun nga po mga kadidit na kailangan po namin pumunta po Matepok. Siyempre, uwi na rin si kadede. At kailangan po namin mag-upload po ng aming mga video. Yan, para meron po kayong mapanood. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood po sa aming mga YouTube channel. Right. At kunin muna ang tricycle natin. Alright, at yan na nga si na Paro Richard at dumating na. Nakuha na yung kanyang kukuhanin sa bayan. At yan siya. Guwapong guwapo pa rin. Abot pa naman ito. Wala, kumusta naman yung nakuha niyo, bre? Ha? Kumusta? Kahong pa. Ah, kahong pa rin. Ano kaya laman ng kahong yan? Watanabe. Watanabe. Bakit yung isa ano? Ano yung isang ito? Alay. Ito. Ay, ano galing ano ito? Ah, galing Canada. Ano, Canada. Oo nga. Parang karnibal. Karnibal. Bababa muna kami. Oo, sige, sunod na lang kayo, pre. Sunod ako. Oo, sige, love you. Love you too. Hey, ito muna yung bar. Kita ko yung Victor. Ang? Hindi, ilusin na lang kita ko yung Victor. Hindi kaya yun. Susunod na lang ako. At yan nga mga kadidit, punta muna kami ng Matepok ni Paring Kautol para mag-upload at mapanood sa'yo. Let's go! At yan nga, siya pa rin yung driver mula kanina hanggang ngayon. Wala pa rin pagbabago at andito pa rin ako sa likod niya para tingnan yung mga dinadaanan. At yan yun, daang tamayo. Yo, what's up mga kadidit? At napunta pa rin kami ng baba, kinaman si Char para mag-upload. At yan nga mga kadidit, andito na ako sa bahay. At habang si Paring Kautol naman, nag-aantay pa doon sa labas.
tinatanaw-tanaw yung kapaligiran. At si paring kautol, nagmumuni-muni, tinitingnan kung saan dadaan, pababa. At sasamaan ko siya para mag-upload. Punta kami ng baba. Saan yung sinasabi mong ano, malakas yung sinasabi? Dito lang sa baba, pre. Dito? Udag pa niya ng house mo, wifi. Subukan niya natin. Doon lang ang pre nag-upload eh. At yan niya mga kadidit. Dito? Oo, dito. Tanawin nyo yung kalawakan ng Barangay Matipok. Yun. Ayan po. Yan po mga kadidit. Oh. Tingnan po ninyo, napakaganda itong lugar na ito. Ito po talaga yung napakagandang pwesto po ng kung gusto nyo pong magpatayo ng bahay. Itong area po na ito. At tulad niya, nasabi ko mga kadidit, dito ang papatayo ng bahay. Sa lugar na ito. Kaya lang, parang hindi papayag yung may-ari. Pero kung papayag yung may-ari, mga kadidit, pagagawa ko dito ng bahay ko. Dito ka pre, nag-upload? Oh, dito lang talaga ako nag-upload. Subukan muna natin. Kung makapag-upload dito, hindi na tayo bababa. At yun po, dami mga taong tambay sa baba. Yun, nasa kababaan. At yun nga po, makikita nyo kung gano'ng kalawak yung Barangay Matipok. Kaunti pa lang po ito. Hanggang doon yan, sa natanong nyo yun. Barangay Matipok po yan. Yan mga kadedet, sa abot po ng inyong paningin, sa matatanaw po ninyo, yan po lahat ay pag-aari ni Don Guillermo. Oh, pag-aari ko talaga lahat yan. Yan po natatanong nyo, akin lahat yan eh. Aking nakikita. Nakita nyo naman, merong ranchuhan sa baba, bakahan. Ang dito naman po sa kabila, yan po yung kabayuhan. Kabayuhan? Saan naman? Loko kabayuhan. Diyan po kami nag-aar dati nung pagmumotor. Nung hindi pa kami marunong, doon kami nag-aar doon sa babang yun. Sa parang, para kahit bumagsak, hindi nasasaktan yung tao. Ano pala yun dyan nung araw? Ang taniman ng kamatis talaga sa dyan? Ang taniman dati ng kamatis, palay, mais. Ah, may palay yan dyan? Oo, dati. Palayan yan. Talaga? Dati nagpapalayan ako, ngayon lang hindi na. Itong area na to, may palay sa dyan yan dati? Oo. At yun po pala yung kamatisa na pinakikita ko sa inyo na siyang araw nando sa baba. Yun. Tanaw na natin. At yun po yung tatanan ko ng papaya nasa katabi ng malunggay na yon. Alright mga kadidit, at kami pababa lang na Tatay Cesar at may parang kautol para kumuha ng labong. Let's go mga kadidit, samahan nyo kami. Yeah. So, nga, nakita nyo, nilalakaran namin kung gano'n siya, kahirap. Yeah. So yan po mga kadidit, at pupunta kami doon sa kawayanan ng Tatay Cesar at manguha po kami ng labong. Dahil yun po yung gagataan po namin. Wala lang siya, ang kasama natin, nakabasa na yung video. Nakasapatos nga kanina, ngalina-ngalina na pa. Yan. Yeah. Ito pala. Lakad-lakad lang tayo. Mm-hmm. Habang makarating, doon sa kukuha na natin ang labong. Ang ganda dito mga kadedit. Sabi nga na may gawa, wala nang kari. Wala daw. At ito po pala mga kadedit, yung taniman ni Tatay Cesar ng kamatis. Ano na pala? Nalinisan. Natabasan na. Oo, nalinisan na. At hindi lang natin alam kung pala niya tataniman. Medyo ano pala, palusong. Matarik talaga dinadaanan dito. Matarik. Kaya pre, dandahan ka. Bakit madapa. Sanay na sanay tayo dyan. Hindi naman makikita ang pag-upo mo. Sige mga kadedet.
Ito po yung kadilit, daming buko. Oh, ang ganda, ang baba lang mga kadilit. Kung mababa dito, pagdating mo sa baba. Sigurado. Ito nga, mga kadilit. Ito po yung taniman ng ano, kamatis ng Tatay Cesar mga kadilit. Oh. Tapos kung nakikita po niyo dun sa dulo, yan po ay puno po ng abukado. Ang daming bunga. May mga bunga siya dun sa taas. Yan. So, susunod lang po tayo dito. Ito kay Tatay Cesar. At yan nga mga kadidit, makikita niyo yung dinadaan na namin. Kung nakita niyo dati na sumutok sa gubat nung kami nangangatin na labuyo, ngayon mapapanood niyo ulit kung paano kusuutin yung gubat. Ano po ito tayo, inesprehan niyo po? Yan. So yun po mga kadedet, para mas mabilis po yung paglinis po ng inyong mga taniman. O, kagaya po nito ay napakakapal na po ng mga ano, mga damo. Ang ginawa po ng Tatay Cesar dito ay inesprehan lang po siya ng herbicide. Pamatay ng damo. Tay, ano pong klaseng chemical pong ginamit po ninyo dito? Ah, prime up. Ano, tama ba sabi ko? Clean up. Ha? Clean up. Ah, clean up, prime up. Sorry. Prime up, ano yun? Talaga pare, pati prime up. Ang ganda pala dito mga kadedet. Tapos yung dun sa baba, yun ay mga buho. Yun ang tanam ni Tatay Cesar na buho. So napaka ano yun. Manamis-namis po yung ano niyan. Yung lasa ng labong niyan mga kadedet. So yun nga po, kung naalala po ninyo doon sa vlog ni Utol Kapanalig. Yeah. Nag-ano po pala kami mga kadedet, nag-atsara kami ng labong. Masarap na atsara. Tatay Cesar, ang ganda pala ng ano niyo ng Tatay Cesar dito. Let's go mga kadedet. Yan, kung makikita po ninyo mga kadedet, oh. Green na green. Mm. Halos hindi pa siya nabawasan. Tayo, no? Wala pa talaga. Yan. Ito mga ano pa kasi tay, langanin pa dapat talaga mga katapusan ng June or July. Mga August siguro. O August. Doon po kasi yung sa tabi po ng kubo, kaya nagkaroon po siya kaagad ng labong. Kasi laging na ano eh. Opo, naiihian. Naiihian eh kadede. Joke lang po. Hindi, yun po kasi mga kautol, tuwing magdidilig kami ng mga halaman, syempre yung ibang tubig na pupunta po doon sa kawayan, kaya mas mabilis pong magkaroon ng labong pag lagi pong nadidiligan siya ng tubig mga kautol. Yan ang Tatay Cesar. May sumuloy, nabulok pa. Ay, may suloy. Baka doon sa kabila, tingnan natin. Yung Tatay sa ano, sa baba. Marami rin palang tanim ng tatay dito ng ano. Ay, meron rin po pala kayong tanim dito, tanim Jimelina. Yan itong Jimelina mga kautol yan. Ay, mga kadedet. Yan po yung puno ng Jimelina. Yan. Di ba? So ito po mga kadedet, itong kahoy po na itong Jimelina ay mabilis lang po ito siya lumaki. So after mga 6 to 10 years mga ganyan. Hindi kaya? Oh. Ha, mga 7 years, mapapakinabangan mo na siya. Ayan, so may puno rin po ng santol. Ayan, oh. Ay, may bunga siya. Ayan, mga kadedet sa taas, oh. Tigbunga na rin po pala ng santol ngayon. Wala po tayo. At saka sa mga parad niya, mga kadedet, nalusok na namin itong puno ng buho. Kung ilang punuan, wala pa rin kami nakita labong.
At kaya mga kadidit, tataas na ulit kami. Update na lang namin kayo kung kailan kami makakakuha ng labong. Problema na umakyat. Sige. Ayun. Babalik na po kami sa taas mga kadidit kasi wala nga po kami nakitang labong. Pero okay lang. Pa? Ubod ng yog. Ha? Ubod. Dine. Patay muna pre. Ah, sige. Yun po mga kadede. So, ano po tayo? Change plan. Imbis na labong po yung kukunin, ang mangyayari po ay ano na, yung ubod na po ng niyog. So, parang medyo ano yun ah. Medyo mahirap yun ah. Pero saglit lang yun. Napakasarap nun mga kadede sa ano, panlahok sa karni ng baboy, di kaya sa karni ng manok. Yung ubod ng ano, di kaya sa ano, nakatikim ako nyan sa dinuguan ni lahok eh. Sarap eh. Okay, doon nga dinuguan. Sarap. Mano siya, manamis-namis. Yeah. At nakakapagbuko pa nga tayo mga kadedet. Tulad lang tayo para makakuha ng labong. Aba, ubod na pala, hindi na labong. Labigo tayo mga kadedet sa labong. Sa ubod naman tayo. Wow. Masarap yan ah. Hindi ka bawal pagkutulang kahoy? Hindi ah. Eh? Bawal. Eh? Bawal kung hindi ka nagpaalam sa may-ari. Hindi. Ang alam ko nga eh. Labungan ito eh. Let. Ngayon ang pamunga. At yan nga mga kadidit at puputuloy na namin yung tumbang nyog ni Tatay Cesar dahil nakakasagabal daw sa kanyang pangkumpay sa baka, kaya pinaputol na sa amin at aming gugulayin yung ubod niya. At yun na si paring kautol gigil na gigil sa pagkuha. Atin niya kayo tulak sa makatipag rin parang niko. At yan niya, gusto raw itulong ilalim, gustong hindi naabutan. At yan niya, mga kadidit at nabilis na tumakbo. At tulong na yung dalawa. Ganong katagal na yung nakatumba kay Cesar? Sa Linggo. Bakit natumba yan? Lumindol. Ay, lumindol. Ah. At yan niya po mga kadidit. Tumumba raw dahil nalindol. Mahina raw po yung kapit ng ugat. Sayang naman kung hindi kukuhanin ng ano. Nangihinayang yung may gawa kung hindi natin kukunin yung ubod dahil mabubulok lang dito sa baba. Pero nakatikim na po ko yung ano nito tayo. Meron yung lahat sa mga niluluto. Ano ba? Mga pinatanong natin. Atin niya, sana pwede siya sila ng pagkuha ng ubod ng niyog. Plano namin mga kadirit kanina, kukunin namin yung labong. Wala. Kaso walang labong. Bago naisip nung may-ari na may tumbasan niyog dito, ay siya na lang pinakuha sa amin yung ubod. Dahil isang linggo na raw po ito nakatumba. Ay binagsakan yung kanyang pampungpay. Kita nyo nung mga kadidito yung pangkumpay niyang binagsakan. Kaya pinakuha sa amin yung ubod niya. Dulong natin siya pa. Kaya yan o. Si paring kautol sadyang busy-busy sa pagkuha. Kita ninyo naman mga kadidit kung gano'ng katalik tong pinukuha na namin to. Ang klebe nito ito ha. Siguro sa mga 15
meter. Oh, lalim pala rito. Ang baba. Oh, ang klede. Mula dito pa kayo. Klede mo yan. So, nung araw po ito pa talaga. Ano ito? Dito ko binili sa mga nandupong ito. Saka yung mga tanim po dito nung araw. Talagang mga, ano, mga gulay. Oh, avocado. Avocado lahat dati. Tama. Dabi. Dami ko dati na itanim dito avocado eh. Eh. Oh. Dali lang ano. Yung dapo. Yan yung dito yung mga kung saan. Buwasan siguro natin. Pati yan yan. Nakikita na yung pawis ni parang kautol. Pre, yung cellphone mo, nag-upload ba doon? Oo. Ah, okay lang yun doon. Saba niya pong gulong. Yan. Dapat na. Pati nga po mga kadidit. Kita nyo yung binagsakan ng nyugo. Yun, naputong na. Dahil sa linggo na lang yung nakabagsak dito. Bumitaw na. Bumitaw na. Kaya pinaputol na ng may gawa. Bagay, patay na rin naman yan. Dahil bagsak na eh. Bagay, maluwa kaya ito nakabagsak. Kaya kukunin namin yung ubod niya. Bagay, nakit mo yung nakatumba. Nakakapangatal na naman. Oo nga. Tama ba yaw? Ito. Pag nakatumba, nakapangatal nga ng laman. At yan. Pawis na si paring kautol. Yeah, ito na. At i-update ko na lang po kayo mga kadidit pag yung niluto na itong ating ubod. Ay, tay. Parang rin meron. Pwede pa siyang tap. Teka, tatagahin ko rin. Teka. Parang. Mabili ka. Pwede sa iyo. Bagong hasapan ito. Talas pa naman. Parang nakukuha pa tayo dito, no? Baka matigas na yan. Hindi. Pinapakoy parang mali. At yan. Hataw pa rin si parang kautol. Kaya, hindi ko agad natabagsak. Na puhang palapa, may kusahan ito. Aliyo. At ito po mga kadidito, mga palapang ito, marami pa ng purpose eh. Pwede pang kilib natin sa luya, pambubong sa pulaan ng mga kamatis, pwede rin pambubong sa baka. Kaya po napakaraming purpose niyong dahong yan. Pwede pang pay sa bakang palapa. At kita naman yung mga kadidito. Abay-abay na yung yug dito. Matibay pa na kumapit yan kung yan, ano? Dati nang ginagawa namin sa laanan yung guys. Yung test na yan. Apo. Ang tanong yung bata ko. Sa laan. Oo. At yan nga. Malapit na maputol mga kadidit. Tagal mo ng taba. Tagal mo ng taga. Yung, konti na. Yung. Alright, yes. Naputol na rin mga kadidit. Sa wakas, at yan. Ang gulok mo kasi, bang may pa ka. Hawak mo ni parang kautol. Ah. At yan oh. Mga kadidit oh. Sige. Yeah. Oh. At yan na nga. Tingnan nga po natin ito tayo. Para meron pa yung ano. Na. Mga kadidit, ito na yung ubod natin. Kung di natin kukuhanin, masasayang lang dito, mabubulok lang yan. Kaya, tinuha natin para pakinabangan dahil tumba na naman ang puno niya. Oh. At titikman natin mga kadidik yung unang lasa ng ubod. Singal eh. Harap. Harap. Pawi yung ano, yung pagod. Nakaong basa. Kung nakatikim ka nito, sarap. Harap na ma'am. Wala akong ngipin eh. Nakakalak mga ko dito.
Para maliit na, no? Gampa yan. At nga, mga kadilit, update ko na lang kayo pag niluto yung aming ubod. At nga, mga kadilit, at kami aalsa na ni paring kautol, at yan, daladala niya yung ubod na kinuha namin dito sa baba. So, inaano lang, hinahanap lang po namin kung saan banda yung mga kalaban para may pupuktok na hunari. Asan ba mismo banda ang kalaban natin, pre? Ayan, parang dyan sa taas ng ulo. Sabog ako sa inyo yan. Para pakawari ko, pre, hindi na puputok yan pag sa akin. Hindi sadya. Baka natamaya yung ulo. At yan niya, sama-sama pa rin kami na Tatay Cesar. At yan sila. Magkasunod sila ng Tatay Cesar at ni Parang Kautol. So, ganito makadedet yung buhay po dito sa ano, sa bukid. Bukid. So, napakasarap. Kita naman. Kita nyo mga pawis ni Parang Kautol. Tatay Cesar, oh. Pawis na pawis, oh. Okay. Parang malambot na. At yun nga. Kita mo naman itong tatas na tayo. Itong araw. So ayun pala kay Tatay Cesar. Ito nilinis niya gamit yung asarol. Yeah. Kita mo? Mahalos isang hektarya. Lilinisin mo gamit yung asarol. Asarol lang gamit. Kulang ko lang isang hektarya. At yan po sila. Sino sa atin? Tibay katawan mo. Diba? Ay ito palang luya. At ito po pala yung tanim ni Tatay Cesar na luya. Na kinikilibanan dahon ng nyug. Ito po siya. Kaya lang, may kilib na rin damo. Ayun mga luya kayo ha. Titibayin yung buhay nyo. At lalaki yung mga laman nyo. At yun nga, nauna sila. Tulad nga nasabi ko sa inyo kanina mga kadidit. Nabigo kami sa labong. Buti na lang at may tumbang nyug dito si Tatay Cesar. Kaya siya na lang namin kinuha. Dahil yun ay napipisa daw yung kanyang pangkumpay sa baka. Kaya pinaputol na niya. Sa bagay, mga kadidit, bagsak na rin naman yung niyog. Dahil tumumba na siya nung humangin noon. Ay sayang daw naman kundi mapapakinabangan yung ubod. Kaya kinuha namin. At ito na nga. Taas lang kami. Hirap pala umakit sa bundok na may kanyon kang dala. Sabi ni paring kautol, hirap daw umakit sa bundok na may dalang kanyon. Wow, kati talaga. At hingal nga po tayo mga kadidit. Hindi lang nasasabik talaga sa ubod. Hindi natin dadayuhin yan. Yan. Lakad-lakad po kami habang pauwi na. At ganito po pala mga kadidit yung pagbabalag dito ng Ampalaya. Ayan po mga kadidit. Yan yung Ampalaya. Tinti niya pinakayat sa balag na kawayan. May kalahok pong ubit patani. Ito po yung patani mga kadidit. Pinakayat din dito sa balag na to. You know? At yung dalawa, nauna na. Yan, dalawa. At yun nga mga kadidit, malapit na tayo sa bahay ni Mang Cesar. Yan po si na Anabil. Nakatanaw. Ay. At yan sila. At ito, mga kadidit, andito nga kami sa bahay ni Mang Cesar. At i-update ko na lang po kayo paglulutuin. At ito po si Aris. Hello. Mukhang malalim ang iniisip mo ah.
Anong naisip mo? Iniisip ko yung gura ko kung saan ko nakapagawa. Ah, iniisip pala yung gura niya kung saan napalagay. At yan mga didit. Yeah, dito na lang kayo bukas pag niluto namin yan. Alright mga kadidit, at dito ko na lang tinatapos ang aking vlog. At maraming maraming salamat sa ating mga viewer at subscriber natin. At sa lahat na suporta sa Team Kapanalig, maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga OFW natin, palagi kayong mag-iingat dyan. I love you all. Bye-bye.